nakapili ako kasi naghihintay lang ako ng gusto niya kasi ang dami niyang gusto. Nung wala mo makapili sa kula. Why? Hindi ko yung napili noon, sabi niya, duwag wa tayo yung may special tatay. Gusto niya magbenta ng mga apparel. May clothes. Now, Mimi, nung mga sinusuot ni Aubrey, sinusuot ni Boyet. Oo, sinusuot ni Joanie, sinusuot ni Gran. Kasi yung mga sinusuot lang na mga parang clothes namin, eh talagang mga sinusuot sa totoong buhay. So gusto niya, maganda yung idea niya, kaya lang hindi makuloy. Kasi pa iba. Tapos, kasi siya ka lang yung may pera, no? Na ako papunta pa lang. So, hindi kaya. Hindi ah. Ang yaman-yaman mo eh. So, Rita, ano mo nasabi mo? Napaka-business-minded ni Gen. Ay, mas nakaka-inlove. Wow! Kahit sino babae, gusto nila siyempre. Yung may makakapagod sa nasa yung kala. Kasi yung kanan natin sa totoo. Hindi mo mapapakain ng itriga eh. Kapag meron ka palang mga sobrang pinaghihirapan mo na bagay, business man yan, o event sa buhay mo, tapos nakita mo doon sa... Ewan ko kung anong pansin niya, pag nangyayari yung ano kanina, tinitingin ako sa kanya. Tinitingnan niya ako, kasi pag nakikinig ako, alam ko yan, ganyan ko siya pag-isip. Kapag tinitingnan ko siya, yung nakakalakas ang loob, yung parang nandun siya, nakasupport sa'yo. Ewan ko napansin mo, Joy, pero tinitingin ako sa kanya, inahanap ko siya kahit maraming tao. Kasi, ang sarap sa pakiramdam na parang, yun siya, okay, nandun pa rin siya, sinusuporta sa'yo, proud na proud sa'yo. Nakakalakas yung ganda, nakaka-inspire. You personally invite her to come? Yes. I invited myself. Hindi naman niya kailangan, hindi ko naman kailangan imbitahan niya kasi lagi naman niyang welcome sa buhay ko. Sa kahit na pagkakataon o ano mang merong importansya sa akin, lagi naman siya dapat nandiyan. So naman niya kasi very thoughtful. Si Rita yung isang tao na isa sa mga nakilala ko na sobrang maalalahanin at sobrang pinapakinagahan ka bilang isang tao. Hindi lang sa akin, kundi sa ibang tao din. Ganun siya. Siya kung gagawa siya ng time para sa'yo. Sabi nga, may nagsabi sa kinalala ko, kapag mahal mo yung isang tao, may time ka para mo. At lagi siya may time para sa'yo. So, mahal niya. So, mahal niya. Tawag dito, pwede niyo bang i-share sa amin ano yung gift na na-receive niyo sa bawat isa? Oo nga. Para naman, itong Christmas. Honestly, yeah. Wala kami. Talaga? Hindi, ito. Honestly, ako, explain ko sa kanya. Siguro alam naman din niya. Ewan ko ba? Hindi namin napag-usapan. Dati may exchange kami nito. Ngayon, hindi namin na napag-usapan kasi sobrang nag-easy namin sa pelikula. Sa huli ko lang sa Tagaraw. Parang kasi sobrang saya namin dalawa ni Rita. Hindi na namin kailangan ng game. Parang ganun yung... Ngayon, hindi na namin kailangan... Parang ayaw pumayag ni Rita. Parang gusto niyang may game. Parang ikaw lang dahil sa pelikula namin, hindi na namin siya naisip, parang masyado na kami naging masaya at overwhelmed kami sa pelikula namin. Eh, hindi na namin parang naisip na, uy, Pasko na pala. Hindi, tsaka ako naman ay understand naman kasi, syempre bihira lang to na magkaroon ng opening. And syempre, busy siya yan. Very handsome. Okay lang yun, hindi dapat iniintay. Hindi, pero kasi ang sasalita. Ito, it's for everyone. Hindi ka dapat nag-expect. Hindi obligado lahat ng tao na bigyan ka ng kailangan. Bibigyan ka ng maalala ng kasalamat. Pero dapat hindi sa sama loob.
Kasi lalo na ngayon pandemic, hindi na parang kaya pa rin mag-alala. Pero kung meron kang ibigay na gift, naiisip mo kay Ken. Oo naman. Ano yung anong naiisip mong magandang ibigay kay Ken? Pero bibigay mo pa rin kahit tapos ng Christmas. Magbigyan siya ng gift, sobrang masaya siya. Kahit simple lang yan, kahit dahon na ibigay mo dito, sobrang matutuwa na yan. Kahit letter, yung letter na ano, iyak yan. Ganun siya. Basta meron ko gift na surprise sa kanya, maliit man yan o malaki, sobrang siya matutuwa. At ganun din siya kasi siya mismo kasi mabigay siya ng mga gift. Masaya siya, love language niya yung mga regalo. Ano yung pinaka-best gift na ibinigay ni Rita sa'yo? Memorable, yung mga past pa, kahit hindi ngayon. Honestly, yung pinaka-best gift ni Rita mo, naalala ko, yung Bible na binigay niya. Yung Bible na binigay niya sa akin, that was 2019. Yung Bible. And syempre, sabi nga sa akin, kapag daw binigyan ka ng isang tao ng Bible, mahalaga ka doon sa tao. At binagsabi rin sa akin na ang Bible daw dapat binibigay ng ibang tao. Wala pa, never pa ako nakaranas ng binigyan ako ng Bible. Siya yung first na nagbigay sa akin. Okay, so si Rita naman, ano yung best gift na binigay sa iyo ni Ken? Honestly, I know that... Ewan ko nga, medyo kinikilala ko pa siya mamahilig sa gift. I was about to say, I know that he can really buy material things and expensive things for everyone that he loves. But honestly, yung pinakagusto kong regalo niya sa akin is how the things care of me. I think that's the best gift because doesn't need the price, it doesn't need the price. It's how he takes care of me, it's how he looks at me, I am the king. Oo nga, ang daming good feedback. Sinasabi daw best actress ka daw, Rita. Bukas na. Sobrang excited ako for Rita. Hindi ko alam. Ayoko mag-expect pero ano talagang mangyari, masaya ako at excited ako para dito sa tao na to. Basta nararamdam ko may blessing na paparating sa iyo. Wow. Ayoko sabihin kung ano man 'yon. Alam ko paparating. Pero mas excited ako for him kasi this is his first Metro Manila Film Festival. Yung hindi eh, no? Pang ilan mo? Second. Yung first ko, 14 years old lang ako noon. Anong sabi ko? Bahay ko Bo? Bahay ko Bo. Mm-hmm. Bahay sensorial. Joy na bangan. Mm-hmm. Direct Joy. Nag-top 3 kami, alam ko. Nakapasok kayo sa ano? Top 3. Ano ba yung best picture? Tapos that time, I was nominated as best child actress. Wow. Child. Ngayon, best actress na. Wow, anong na-feel mo para bukas? Kasi yun nga, sila sabi ang lakas mong contender. Oo nga, ang daming hindi mo, excited ako talaga, mas more na ako. Kasi syempre, it's been 2 years na, di ba, na natigil yung mga show namin, events. Na-excite ako na to meet ulit to see people, new people, and familiar faces in the industry. Mas, yung, syempre, doon po hindi mo tipo lahat eh, di ba yung all other networks. So, doon ako na-excite. Kasi masaya ako pag ganun eh, yung parang you meeting new people. I mean, isa yun sa joy ko. Magkasama kayong a-attend, Buma? Magkasama kayong a-attend?
Yes po, magkasama kami darating din. Sabay kami dito pupunta sa ano, awards night. Susundin mo siya, parang gano'n. Pag-uusapan pa natin. Ayoko siya muna yung talaga. Kaya ako siyang ma-open niya itong cafe. Kasi itong bagong bago. Ay, hindi. Hindi pwede magsasay talaga. Magagalang sa ano. Pasko naman! Baka naman! Baka you want to share development of your... Alam ko yung nasa isip niya. Gusto ko na matulog. Ngayong Pasko, ang masasabi ko, ang status namin ngayon ay ni Rita Daniela, state of mind. State of... Saan ka naman ang bago? Hindi. Charot. Ewan ko, basta yung status na yun, Dapat sa lalaki daw manggaling eh, di ba? Pag tumatagal, lalo siya lumalalim. Lalo ko siya mas nakikilala na tao. Akala ko, kilala ko na siya noon, hindi pa pala. Mas kilala ko siya pag tumatagal ng panahon. Ang dami kong nadi-discover na bago sa kanya. Nakala ko sa ulo ko na siya, kabisado ko na siya, hindi pa pala siya. How do you describe yung status niya in one word? Para ano na lang, mas specific. In one word. Ano? Christmas. Bakit? Christmas! So after Christmas? Christmas yung... Kasi ang hirap kalimutan. Wow! Oh, special. Ikaw naman, Rita. Ikaw naman, how do you describe yung status nyo? Kung ikaw ang magdi-describe ng status nyo. In one word. New Year. Joke. New Year. Ano ba yan? Patok. Pasko? Masapog. Bakit? Binabalik-balik. Bakit? Di ba nga adobo? Invite ninyo na sila dun sa movie ninyo. Ang dami pang hindi nakapanood, ang dami na nakapanood. Ayun ba nakapanood na? Bukas. Dapat ngayon. Sige, please invite them. Siguro si Rita na lang mag-invite ng movie. Si Rita mag-invite ng movie. Si Ken mag-invite dito sa Cafe Claus. Hello po sa inyong lahat. Of course, Rita Daniela, and this is Ken Chan, and we are inviting you all. Please watch Uli Bulan sa Pag-araw. I've started na po yung aming movie ng December 25, Christmas Day, and this is gonna be shown on January 7. And this is directed by Louie Ignacio and produced by Heaven's Best Entertainment and G.A. Films, of course. Kasama din po namin dito si Ms. Waltog de Leon, Future Yam Joe Vargas, at marami kami iba. And yun, sana po supportahan mo natin ang pelikulang Pilipina. Dito mo din sana ang pelikula na lahat po nakalahok dito sa National Television. Yes po, ayan. Manood po kayo ng pelikula po namin. And sana, pagkatapos yung manood ng pelikula, bumisita kayo dito sa Cafe Claus! Nandito kami ngayon sa Cafe Claus kung saan ang Pasko ay araw-araw. For Christmas. Located po kami sa Tandang Sora, Quezon City, sa harapan po ng Tandang Sora Public Market. At madali lang yan i-Waze, madali lang yung puntahan. Kung gusto nyo pong ma-feel ulit ang Pasko, sabi ko nga, this Cafe Claus is a Christmas cafe all year round. So, araw-araw, Pasko. Sana po, punta niyo po kami, Cafe Claus. I-search niyo po kami sa social media account namin. Follow us on our Instagram account at Cafe Claus and our Facebook page, Cafe Claus. At makikita niyo yung menu, yung location, at kung ano-ano pa mga detalye about our restaurant. Sana po, bisitahin niyo kami. Thank you. Congratulations. Bye. Thank you po. Salamat.